Isa sa pinakamahalagang kontribusyon ng mga Pilipino sa larong volleyball ang pagkaimbento ng setting at spiking. Paano nga ba ito nangyari? Taong 1895 nang naimbento ni William Morgan ang larong volleyball. Ito ay makalipas lamang ang 4 na taon nang naimbento naman ng matalik na kaibigan nitong si James Naismith ang larong basketball. Mabilis ang pagsikat ng larong basketball noon lalo na sa mga kabataan. Ngunit ang nasabing laro ay masyadong nakakapagod at hindi angkop para sa mga negosyante at para sa mga lalaking medyo maedad na. Dahil dito, naisip ni William Morgan na gumawa ng isang team sport na hindi na kailangan ng physical contact. At doon na nga nagsimula ang pagka-imbento ni William Morgan ng larong volleyball. Ang konsepto ng larong volleyball ay nagmula sa iba't ibang sports na pinagsama ni William Morgan. Ang konsepto ng paggamit ng bola ay nakuha nito mula sa larong basketball. Ang paggamit naman ng net ay nakuha nito mula sa larong tennis. Ang paggamit ng kamay para maitawid ang bola sa kabilang bahagi ng net ay nakuha nito mula sa larong handball. Ang konsepto naman ng paggamit ng innings ay nakuha nito sa isa sa pinakasikat na laro noon, ang baseball. At dahil nga sa mga larong iyon kung kaya nabuo ang larong volleyball. At dahil nga sa masyadong mabigat ang bola ng basketball para gamitin sa nasabing laro, si William Morgan ay nakipag-ugnayan kay A.G. Spalding at sa mga kapatid nito para gumawa ng espesyal na bola na gagamitin sa larong volleyball. Ang naimbentong laro ni William Morgan ay una nitong tinawag sa pangalan na Mintonet. Taong 1986 nang ipinresenta ni William Morgan ang bagong imbento nitong laro sa YMCA Physical Directors Conference na ginanap noon sa Springfield, Massachusetts. Matapos ang nasabing conference, si Dr. Alfred Halstead ay nagsuggest na palitan ang pangalan nito at gawing volleyball. At yun na nga ang naging pangalan ng nasabing laro hanggang sa kasalukuyan. Malaki ang pagkakaiba ng larong volleyball noon kaysa ngayon. Ilan sa mga kaibahan ng larong volleyball noon ang pagkakaroon ng unlimited players at unlimited touches. Magkaiba din ang scoring system na kung saan gumagamit pa sila noon ng innings. Sa service section, kapag kinapos ang serve, pwede itong patamaan ng kasamahan nila para maitawid sa kabilang bahagi ng net. Mabilis ang pagsikat ng larong volleyball hindi lamang sa Amerika kundi maging sa buong mundo. Nakarating ang larong volleyball sa Pilipinas taong 1910 at ito ay dahil kay Elwood Brown. Matatandaan sa kasaysayan na minsang naging teritoryo ng Estados Unidos ang Pilipinas mula noong taong 1898 hanggang 1946. Dahil sa ang Pilipinas ay binubuo ng mga isla, ang mga sundalong Amerikano noon na na-assign sa iba't ibang isla sa ating bansa ang tumulong upang palaganapin ang nasabing laro sa buong bansa. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang mga Pilipino ay merong malaking naiambag sa larong volleyball. Isa na dito ang pagka-imbento ng 3-hit limit. Matatandaan na ang volleyball noon ay meron pang unlimited hits o unlimited touches. Ngunit nang naglaro ang mga Amerikanong sundalo kasama ang mga Pinoy, napansin nila ang kakaibang estilo na ginagawa ng mga Pinoy. Ang mga manlalaro kasi natin noon ay masyadong mapagbigay, na kung saan sinusigurado muna nila na lahat ng kasamahan nila ay makakatama sa bola bago nila ito itawid sa kabilang bahagi ng court. Ang nasabing estilo ng paglalaro ng mga Pinoy ay masyadong time-consuming at nakakabawas din sa competitiveness ng nasabing laro.
Dahil dito, nagdesisyon ang mga Amerikano na ipatupad ang 3-hit limit sa bawat team. Ang pagkakaroon nga ng 3-hit limit ay isa sa mga standard rules ng larong volleyball na ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Isa rin sa pinakamahalagang kontribusyon ng mga Pilipino sa larong volleyball ang pagkakadiskubre ng setting at spiking. Matapos ipatupad ang 3-hit rule, ang mga Filipino volleyball players natin noon ay naging mas competitive sa nasabing laro. Sa hangarin nilang makascore, naimbento nila ang setting at spiking. Ang naimbento ng mga manlalaro natin noon na set and spike ay tinawag ng mga Amerikano na Filipino bomb. Taong 1961 naman ang unang naaprobahan ang kauna-unahang volleyball association dito sa ating bansa. Ito ang Philippine Amateur Volleyball Association o PAVA. Ang PAVA ay pinalitan ng PVF o Philippine Volleyball Federation. Ang PVF naman ay pinalitan ng LVPI noong nakaraang 2015. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang paglago ng larong volleyball dito sa ating bansa, hindi lamang sa mga lalaki kundi pati na rin sa mga babae. Sa katunayan, ang volleyball ang pumapangalawa sa pinakasikat na team sport dito sa ating bansa. Sa larangan ng women's volleyball, nangunguna pa din sa ranking ang bansang China. Nasa ikapitong pwesto naman ang Japan at nasa ika-number 14 ang bansang Thailand. Ang kasamahan naman natin sa Southeast Asia na bansang Vietnam ay nasa ika-36 na pwesto. Bagamat tuloy-tuloy ang programa ng volleyball dito sa ating bansa, tayo ay nananatili pa din sa ika-117th na pwesto sa world ranking. Thank you for reaching this far! If you find this video helpful, support our channel. Just click the subscribe button and hit the bell icon.